Magandang hapon po. Gusto ko po uling samahan kayo sa pamamagitan po ng isang tula. Pero meron po akong kasama ngayong karambal. Siguro simulan kagad natin dahil naiinip na sila mapakinggan ang ating tula na bagay na bagay at napapanahon ngayon. Dahil ang title, Bakit Masarap ang Magpatawad? Quarantine ng Kwaresma, pagkakataong magnilay. Upang tulad ni Lazaro, tayo'y magising, muling mabuhay. Sa paggawa ng mabuti, pagsisikap at pagdarasal, pagpapatawad ay mainam na ating pagnilayan. Madali ang magpatawad, lalo na sa simula. Ngunit pagpaulit-ulit, santo lang ang di magsasawa. Karaniway pag nanliligaw, magpatawad kayang-kaya. Lalo pat ang babae, maganda na ay crush ko pa. Bakit nga ba sobrang kaydali sa iba ang magpasensya? Yun ba ay nasa genes o nasa dugo ng pamilya? High blood ka agad ng iba, kitang-kita sa mukha niya. Ang boses na pasigaw, di ma-injectionan ng pangimay. They don't deserve to be forgiven. Paulit-ulit kasi sila. Parang nananadya, kung di man nangangaya. Pangako'y napapako, di minamahalaga. Walang salitang pagtitiis ay walang makakakaya. Oo nga po, may puntos tayo. Wala silang karapatan upang patawarin, lalo't sala ay may kalaliman tungkol sa mahalan o di pagbabayad ng utang. Ang iba ay heinous crime tungkol sa katarungan, tampo at kataasan combined sa pagkamakasarili. Memoryang di makalimot, pati mga sabi-sabi. Sulsol ng loyalist, politika't paghihiganti. Kapag di nagdadasal, forgiveness sunod sa imposible. Nang panahon ni Jesus, walang karapatan si Pedro, Magdalena at Pablo, Zaccheo at Mateo. Upang patawarin pa, makasalanan totoo. Kaluluway itim na, talaga di na magbabago. Pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan, bintang sa nagpapatawad, bukod pa sa kaduwagan. Mawalang galang na po, di po totoo yan. Pagpapatawad ay pinakaklarong unawa at tapang. Pagbubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan, bintang sa nagpapatawad, bukod pa sa kaduwagan. Mawalang galang na po, di po totoo yan. Pagpapatawad ay pinakaklarong unawa at tapang. Paano pa makakabawi ang di mo pinatatawad? Lalo't kasalanan niya ay hugot sa malalim na sugat. Ipinataw ng kapwa, di maampat-ampat. Pagkat wala magtiwala o magbigay ng oportunidad. Kaya nagpapatawad, sarili mo ang iyong
nireregaluhan. Pagtitiwala'y itataya upang mukha ng Diyos ay lumitaw. Tabunan man ang kadiliman, sugatan at layasan, pusong mapagpatawad, ang nakalipas ay di niya batayan. Ibigay mo sa mundo the best ng iyong makakaya. Kasabihang sa ating iniwan ni Madre Teresa ng Santa, ang makapagpapatawad, pananagutan mo sa Diyos talaga. Buhay mong alay to sa Diyos, kaya di mo habol ang pabuya. Kapag magpapatawad ka, di kailangang ika'y magtiwala. At gawing isang requirement na nagkasala'y magdusa. Ang tanging hangad mo dito sa balat ng lupa, maranasan ang Diyos at langit sa dibdib mo at diwa. Forgiveness at habag ay mas maraming bunga kaysa pagtatanim ng galit at madilim na memorya. Healing of memories sa krus ipinakita, sa abundance of the heart, doon na malas ang pagka-Diyos niya. Mas madali ang mag-magic na sa krus ay matanggal. Sasambutin ng anghel katawan niyang napigtal. Siguradong paghanga at matutunog na palakpakan, kanyang tatanggapin, ligtas pa siya sa kamatayan. Pero di palakpak ang pinili ng poong ating Jesus. Pinakamahirap pinili ang magpatawad ng lubos. Misyong kamatayay, yakapin doon sa krus, kasama ng Ama't Espiritu'y itatanghal ang pagka-Diyos. Ang pagpapatawad di nangyayari karakaraka. Isa itong proseso, isang attitude, isang diwa. Tulad ng isang pigsa, namamaga, puno ng nana, dahan-dahang hihilisin upang lason ay mawala. Sa daigdig ng kompetisyon, pinapalakpakan ay ang champion. Sa mata ng Panginoon, ang champion ay unknown. Kagaya ng frontliners, sa hospital ay nagpapakulong upang misyon ay tukdin habang nagbibilin sa ating ang ambag natin mag-stay home. Ang taong nagpapatawad, frontliner din kung turingan. Ginigising ang pag-asa at pananalig na tunay. Pusong patay bubuhayin, tulad ni Lazarong mahal, hahanguin sa libingan, patitikmin ang muling pagkabuhay. Pansin ko sa funeral mass kung anong labis na nagpapalungkot. Kapag yumao at mga naiway, di nakapagpaalaman ng ayos. Patawad ay di nahingi o bukas pusong na ipagkaloob. Minamahal naman kita, luhaang sa kabaong ay nakasubsob. Buti na lang at salamat. Meron pang pamamaraan, huli man daw at magaling, patawad ng Diyos mararamdaman. Distansya ng lupa at langit, pwede pang lagyan ng tulay sa pamamagitan ng panalangin at pagbabagong buhay. Ang gawang magpatawad
makakaya nino mang nagbubuti. Pero ang bukal nito ay pag-ibig ng Diyos na kay buti. Bilang pasasalamat, pagsamba sa Diyos kanyang ganti, sa forma ng pagpapatawad rin, pag-ibig ng Diyos ibabahagi. Abundance of the heart, habag-awa at patawad. Di natin makakaya kung hugot lang sa angking lakas. Si Kristong manggagamot, frontliner nating lahat. Salamat, Jose at Maria, sa regalo niyong anak. Dahil kay Jesus, utang nami nabayaran. Utang na kay laki na di namin kayang bayaran. Ibinuwis kamatayan kaysa tupang karaniwang alay. Dahil dito'y natanghal, meron din kaming muling pagkabuhay. Maraming salamat sa iyo, Kambal. Ang galing mo rin palang tumula. Napakinig po niyo ang tula naming magkakambal. Sabi ko po, ito'y napapanahon dahil ngayon po ay panahon ng Kwaresma at tayo'y nagkakasama-sama bilang pamilya. Pero ang totoo po, ito ay hindi ngayon lamang. Ito ay napapanahon habang tayo'y nagmamahal. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos at sasamahan niya lagi kayo dahil kayo'y mahal na mahal niya.